Long live alam mo ba na ayon kay Secretary Yaman na itong si Mary Ann Biddle-Biddle ay pera lang ng OFW kanyang pakay sa pamamagitan ng paggamit sa pangalang FLM. At kung interesado ka sa nasabing video na ito, panoorin hanggang sa dulo. Right after sa intro. RDDTV Fiat Francis Leo Marcos 2022. At ako po'y nananawagan sa lahat ng aking subscriber. Sana po yung mga maliliit na YouTuber, maliliit na channel, pag nakikita nyo po sa comment section, pakiclick po, pakifollow, pakisubscribe po sila. Parang po sa inyo lahat. RDDTVM. Ano yung nahabol ni Malawlaw? Nila, triple your money ni Cecil. Ang nahabol niya, nasaan daw yung mga pinadala ng mga OFW? FCI, yung humanitarian, bakit po 400 lang na bigas ang binili? Bakit daw nilimanda ang peraso lang? Hala, ang petsa na! Dapat pumunta kayo sa ano, sa mga ahensya na dapat magreklamo kayo, hindi kayo sa YouTube, di ba? Kung may reklamo kayo. Tama. Kahit kung putak nyo dyan, wala na, ubos na ng taong bayan yung itinulong. Diba? Nakain na, naitain na. O, kung gusto nyo magbilang, puntahan nyo isa-isa yung mga pinuntahan ng FLM. Nakakaawa kayo. Yun lang pala pinaglalaban nila. Nasaan na daw yung mga bigas? Bakit daw kulang-kulang? Ayan. Mayroon dyan ako mula ka. Mayroong nagsalita. Mayroong nag-message gusto. Timor! Timor, ano sabi nung isa? Ano sinabi? Hindi ko nabasa eh. Yung sabi niya, alam ko yung... Oo, yung si Mar... Teka. Hanapin ulit natin. Si Mar... Secretary, mandatory ba yun na magpaliwanag? Hindi! Kasi yun lang ipinagsisigawan nila. I know. Alam ko yung ano, Jojo, ilabas mo. Ano yung sabi? Asa na doon? Million. Kaya alam mo, dito mo talagang makikita na talagang pera-pera talaga. Pera ang problema nila. O baka naman gusto ninyo kayo yung makahawak ng pera, 'di ba? Nasanay ka kasi masyado lawlaw, 'di ba? Na marami kang nakukurakot na kukuha sa pang-uuto mo sa sinasabing ng abogado mo na lalabas na Friday, 'di ba? Masyado kang nasanay. Ngayon nang wala ka nang makuha, hinayupak ang hindi kang balyena ka, na mas malapad ka pa sa kipay ko. Ayan na nagnangana. 'Di ba? Wala ka nang mapala eh. Sira na kasi ang ano mo, ang pangalan mo sa FLM community. Kaya sa lahat po ipakalat po natin, no? Itong si Cecil Calderon ay nagbibigay ng ayuda pero ang kapalit ay ang share, no? I-share yung mga nasa wall niya na paninirang puri kay Boss FLM. Ayan. Kung ikaw wala kang saltikindot ka, edi sana, ha? Nagko-korte ka na, nag-online ka na. Kaso mukhang binitawan ka na yata ng abogado mo, no? Huwag ka mag-alala, yung mga best friend mo, minsan sila naman ang aakyat dito para malaman ng buong mundo kung gaano ka talaga kapurita, no? At ng pati lahat, yung mga sasakyan, yung nahiram. Alam mo, hindi mo kailangan ano eh, magpakalat ng kasaraan ng tao, lalo na kung minsan kang nakinabang at nilamo ng buong pamilya mo ang pera, no, ni Boss FLM at ng FLM family, diba? Tapos manunumbat ka pa na 20,000 lang yan, pambili ko lang ng sigarilyo yan, diba? Kinukulit ka dahil sa pagpaniningil sa'yo ng sa double, triple your money. Huwag kang ano, lawlaw. Huwag mong ibahin yung istorya, di ba? Nabukelya kasi yung ano mo, yung kinaiingat-ingatan mo na modus. Di ba?
Diba? Nabuko kasi, kaya nagkaganyan ka. Diba? Nag-replay ko yung, ano, yung mga video ng Karayan, ng Talban, Alabang. Makikita niyo din lahat ang bigas. Yeah. True. Kaya i-reload po namin lahat. Para po makita ninyo, dahil natin lang po mag-audit kami sa inyo, kami po mga vlogger, iaanip po namin, isa-vlog sa amin ulit, yung Kagayan, yung Talban at Alabang. Ganun po. Bakit sila mananap? Sabi nga po pala ni Goyo, sa message niya, sabi niya po sa akin, ipapadala niya ang lahat ng resibo para daw po mag-audit po tayo dahil kung saan daw po tayo maligaya. Sinabi po niya yun sa akin noong 21st. Ano na po tayo ngayon? Joke la. Asa na yung mga resibo? Alam niyo po, kahit umakyat dyan, alam niyo po, kahit umakyat si Mami Elizabeth Oropesa, okay lang po yan. Alam niyo kasi ang diskarte niyan ni, ano, ni Laulaw, itong si Cecil Dane David Calderon, ang ginagawa niya po, kakausapin niya, magpapaawa effect siya. Oh, tulungan mo naman ako malinis yung pangalan ko. Di ba, hindi naman ako nagbudol-budol sa'yo. Tapos, ire-record niya yon. O kaya, usapan niya na, ate, tulungan mo ako, mami, ganyan-ganyan. Diyos may, pagkakataon niyo na po ngayon, di ba, gawin niyo na ang lahat ng gusto ninyong gawin. Isagad niyo na, di ba? Huwag na kayong magtimpi-timpi pa, isagad nyo na lahat ng kademonyohan ninyo. Diba? Walang pumipigil sa inyo, pero hindi nyo rin kami mapipigilan, at hindi nyo mapipigilan ang karma pag yan bumalik sa inyo. Diba? Lalo na pag nakalabas pa si boss. Diba? Kaya ipagdasal ninyo na hindi makalabas si boss, dahil pag si boss nakalabas, iyari talaga kayo, lalo ka na lawlaw. Diba? Lalo ka na, kasi ang kapal ng mukha mong hype kapag tapos mong ginamit ng SPA na ipinagtiwala sa'yo ni Boss FLM, ikaw pa ang may lakas ng loob na magsiwalat ng mga kuno, diba? Pati yung mga sulat-sulat ni Boss na 2020 pa, June 4, diba? May araw para sa'yo, lawlaw, diba? Hindi mo kayang lumaban mag-isa. Hindi mo kayang lumaban mag-isa. Kaya nandadamay ka. Diba? Kaya yung mga FLM defender blogger noon, gustong-gusto mong maging close. Diba? Nabubulag mo sila. Pero okay lang yan. Kayo nagkakaintindihan eh. Diba? Mahilig ka naman sa ganyan eh. Yung manulot. Diba? Mahilig ka naman sa ganyan, yung nanunulot. Diba? Master ka. Master mo yan. Diba? Kami kasi hindi namin na ugali na mangsusulot kami. Ikaw, ugali mo yan. Diba? So, ganyan talaga. Karma na ang bahala sa'yo. Makatulog ka sana, no? Nang mahimbing. Alam niyo ba ang pinakaayaw ni Laulaw? Yung meron siyang... Di magpatulpo ka, Laulaw. Yes! Oh, magpatulpo siya. Diba? Yes, nanginayang sila sa dami ng nagbibigay kay FLM ng mga OFW, kaya gumawa sila ng senaryo na siraan sa FLM. Para sila na ang tatanggap ng pera, bigay ng OFW. Sex solutera sila. Diba, yung mga ang pangas na yun, pinag-uusapan ninyo, pera. Bless you, mama. Diba? Bakit? Kayo ba si Dong Batalan? Kayo ba yung pinadalhan? Ayo ba yung nagpadala? Bakit puro pera? Diba? Okay. Puro pera. Walang kwenta yung pinag-uusapan nila. Maghabol kayo sa korte, hindi sa SOCMED lawlaw. Diba? Yes, kaya ipakalat ko si Cecil Dane David Calderon. Yan. Kilala bilang Mary Ann Faustino Victory. Yan, yung ano niya. Yung kanyang modus na double triple your money.
So we are back again dito sa ating munting channel at atin ang bigyan ng konting reaction ang video na to na courtesy sa ating idol na si FLM. So maliwanag ang sinasabi nito ni Sik Hiyamata na wala namang pinaglalaban itong 14 na miyembro ng Breakaway FLM Vloggers, no? Dati dahil nga itong sa kanila eh pera-pera lang ang pinag-uusapan palagi. Sa tingin kasi nila guys o karamihan ng mga FLM supporters ngayon is that lalo na ngayon nun, talagang marami ng mga silent supporters ang lumalabas at nag-share na ng kanilang mga ideas patungkol sa mga breakaway groups na yan. Dahil nga itong mga ito kumakalas lang sa grupo nung sinentralize na yung donation from ating mga OFW. So sa tingin ng iba is ayaw nilang mangyayari yun dahil nga hindi na sila makakuha ng kickback sa mga nasabing donation na supposedly pang humanitarian lang lahat. At question nila ngayon kung yung numbers ba ng ayuda o particularly sa mga value ng tulong na ipinamahagi is yun ba talaga ang actual o na-coincide ba sa pera na natanggap ng FLM family. So in short, nagdududa sila na hindi lahat ng mga pera ng OFW ay talagang tinutulong at inaakusan pa itong si Sekiyama na nangulimbat ng pera. Kung ganun, dapat kayong bumalik sana dito sa FLM family at kayo ay nag-ispiya at ina-suggest nyo na dapat nagkaroon ng black and white at sabihin na rin natin na auditor para talagang mayroong mag-audit sa papasok at lalabas na pera na sa gayon ay maprotektahan ang lahat ng tao, no, particular mga OFWs na talagang nagbibigay ng tulong sa ating mga kapwa kababayan. At the same time, maproteksyonan din ang pangalan ni FLM dahil nga yung ginagawa lang ngayon is sinisiraan nila yung tao na nasa kulungan. Kaya ano namang alam ng tao doon sa kulungan ni nasa kulungan na nga, wala na nga siyang access dahil ngayon nasa kulungan at din sasabihin niya pang siya pa ang nagmanipulate ng lahat. Kung totoo sino, mas maniniwala pa ako na yung mga vloggers ay siya pa ang makakapang budol-budol, makaskaskam gamit ang pangalan ni FLM dahil nga tingnan na naman lahat ng content na pa rin patungkol pa rin kay Francis Lo Marcos. So talagang hindi sila makabubuon at hindi talaga lang makuhang mag-content ng ibang topics dahil nga walang mamamanood sa kanila at meron man ay kukunti lang unlike sa kung si FLM ang kanilang i-content. Hindi naman sa interesado ang mga tao na malaman ang buong katotohanan, kundi talagang nainis lang yung mga FLM supporters dahil nga palaging binakbakbakan ng mga taong ito na wala naman sila. Actually, kahit na ganyan man, for example na, mga lumalaki na yung mga YouTube channel. Pero actually guys, aminado sila even before, but unfortunately, hindi na natin makuha yung video na yun na aminado sila na talagang yung subscribers nila ay talagang lumalaki doubly, triply o sabihin natin 100% no ng pag laki dahil nga sa pangalan ni FLM.